ulitin po natin ang ating panatuntunan. Ito po sa impilan sa DXKA. Ito po ay isang servisyo publiko. Ang ating pinag-usapan po dito ay magaganapan po sa buong bansa. No, hindi lamang po sa Region 13, kundi po ito ay sa lahat ng pulo po ng ating bansa upang mapag-alaman po natin yung mga kaganapan. Hindi po ba? No? Aking binabanggit kanina na tayo, lalo po sa mga Butuan, hindi lahat po ay taga rito sa Butuan. At may sa mga pag-aaral ay marami pong mga narito po sa Butuan ay nanggagaling po sa ibang mga lugar. So kahit po ako, no, galing po sa Luzon, sa Region 2, ay hinahanap ko rin po yung mga balita doon sa aming bayan. So yan po isa sa mga mahalaga. Ngayong araw na ito ay Lunes po at gagalabin po yung tinatawag po namin ng Butuan Evangelical Ministers Association dahil tayo po ay napabilang. Ay gaganap po yung panggabing weekly fellowship, no, diyan po sa SNBCI Butuan Chapel sa pumuna po ng senior citizen, senior pastor, ang Pastor Mayra Pagtarunan, ang assistant na pastor si Lili Campana Poledo. Mamayang gabi po yan, alas 7. At minarapat po natin na makasama po yung presidente ay si Pastor Elton at kasama po si Pastor John na maaring sa sunod na mga hinaharap ay maging bahagi na ito ng araw-araw dito po sa Hmpelan. At ninanais po natin na yung 12 to 12:30, Rui, ibibigay po natin ito, mga kababayan po na ito. Ay magkano lang ang binibigay po ng ating sabi po ni Madam Maribek ay basta meron, no? At kaya-kaya natin yan kasi yung iba, yung natural naman po yun. Merong iba tayong kasama po doon at meron po sila radio. At tayo po sa Evangelical ay kailangan meron para yung ating mga kasamahang mga pastors ay merong kumbaga outlet ba na kahit papano ay makapagbibigay po ng kanilang mga kaisipan hindi lang po doon sa banal aklat. At hindi lamang po, itong programa na ito, hindi lamang po tayo mag-iskot doon sa nakapokus pa tayo sa spiritual, kundi ating pag-usapan yung realidad na nangyari po sa ating bansa po ngayon. Kung ano po yung ating isipan doon sa mga nangyari, katulad po ni Alvalde, di ba? Sabi po ay santot po ng recycling. Dahil siya po ay bagamat kababayan po yun, no? Ay sangkot po doon sinasabi at marami po sabihin po ngayon na medyo gumagalaw po ang PNP. So ano po yung ating mga isipan? Pangalawa ng pag-usapan po natin, maaari yung sogi, no? Ay talagang mayroong mga babatas na pinuporsige. Bagamat tayo ay talagang kumikilala na sa paglikha po ng Panginoon, dalawa lamang ang gender, babae at lalaki, no? Pero dahil po sa takbo ng panahon, nagbabago po, mayroong mga estilo at yung kanilang mga ginagawa. So ano po yung mga isipan po ng ating hanay po ng simbahan, lalo na po ang gabi, manako. Pero yung ating palatuntunan, Pastor, ay ito po ay positibo. Wala po tayong negatibo dahil ang pinag-usapan po natin dito, ang programang ito ay para lamang sa kapakanan ng ating nakararami na tinginig dito po sa Hmpilan sa DXK. Kasi po sa takbo ng panahon po ngayon, sa Hmpilan sa Hmpilan dito sa Butuan, marami pong natural yung kanilang pagtutuligsa ng ating mga kababayan minsan. Pero ang ating palatuntunan ay nakatutok lamang po ito ng mga tinatawag na kagandahan na mangyari po sa ating kapaligiran. Na ito po ang ating binabahagi ng ating mga tagapakinig. Well, bibigyan po natin ng panahon po ngayon dahil ang una nating kapag-usapan po ngayon ay ano ba talaga ang BEMA? Bakit meron po ito? At ano ba ang kahalagahan po nito dito po sa takbo ng panahon? So, muna ay bibigyan po natin ng pagkataon ang bumati muna yung ating presidente, si Pastor Elton. Okay, Pastor. Okay, magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na sa dito sa Butuan City. Mm-hmm. At sa lahat ng mga karatig, barangay, mm-hmm, at saka sa ibang mga lugar na maabot ng programa ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa tanong ito na ipinigay sa atin ni sa ating kasamahan si Pastor Jin. At papasalamat po kami na
bisita po kami dito. At sana may magandang may parating natin, lalong-lalo na sa mga evangelical churches, okay, sa lahat ng ating mga kababayan. So, ang BEMA po, ang Butuan Evangelical Ministers Association, ay binubuo ng mga iba't-ibang mga reliyon, mga denomination, lalong-lalo na sa mga churches na nandito sa Butuan City. Okay. So, magpatuloy tayo, Pastor Elton. So, ibibigay muna natin kay Pastor John para po sa kanyang unang pagbati po sa mga taga-subaybay sa tipagtugtugan bakas ng kahapon dito po sa dxka 90.1 FM. Maayong buntag sa tanang atong mga sugingdig paminaw sa bakas ng kagahapon dari sa atong radio station at DXKFM. Maayong buntag sa inyong tanang sa tanang mga ating paminaw na to kutog sa kapot sa atong lanaw ng pagsidya. No, maayong buntag sa inyong tanang o welcome sa atong programa. Ito niyo isoon si John. Maayong buntag. Okay, so balikan po natin na Pastor Elton. Yung binabanggit yung ating samakan yung Butuan Evangelical Ministers Association. Ano po ito? Okay po, ang BEMA po or Butuan Evangelical Ministers Association ay binubuo ng mga iba't ibang mga reliyon o denomination. Lalong-lalo na ang mga simbahang ito ay nakasinto kay Christ, Christ-centered, Bible-based. At saka yung gospel talaga ni Christ ay mapawating na ito sa mga ating mga, sa mga tao na hindi pa nakakilala kay Jesus. So, ito po ay binubuo unang-una ng mga dating mga pastors, okay, o nakaraan ng mga pastor. Mm-hmm. Sa una, mayroon din sila nagsugot. Mm-hmm. O, okay, na una-una, Primitivist Church, sana na siya. Kaya sa una, presidente, pinakauna ng presidente, pastor sa Primitivist Church. Okay, so, si, kasi ganito bro, si Philippe Panyamugan. Uh-huh. Okay. Kanya, mga ilan lang silang mga simbahan na nag-group ito. Mm-hmm. Saka lumawak yung kanilang programa. Mm-hmm. Marami nang sumasali sa kanila. Mm-hmm. So, hanggang ngayon ay parang sabihin na natin masigla at buhay pa. Okay, good. Ang ganitong organisasyon. Mm-hmm. Saka marami na ang sumasali. Yes. At saka inaanyayahan natin ang lahat ng mga evangelical churches, okay, na kung pwede sumali at sumama sa ganitong mga fellowship. Kasi ito ay pag-inspire lang, pag-encourage, yeah, lang. Walang dinadalang mga doktrina. Okay. Kasi parang brothers and sisters in his vineyard. Uh-huh. Ito lang po ang pinaka-talagang purpose ng organization ito. Okay. Mm-hmm. Okay, so yun nga, dahil aking nakita din po sa BEMA, dahil tayo ay parang dalawang bisis o tatlong bisis po tayo nag-host, di ba? Yung ginagawa po natin, yung Summarizing Officer Seminar, na nakasentro po dito ay BEMA. Marami po tayong mga pastors na ito ay alinsunod ng suporta po ng ating Region 13, yung ating tawag po ay PSA, no? Yung Philippine Statistics Authority. At nagkaroon din po tayo ng seminar po ng Dole, no? Agosta del Norte, sa pamuna po ng CPE Sir Kate Duran, no? Good morning po, sir. At alam ko po yung ating ang head director po ng Dole Augusta del Norte ay tuloy-tuloy dahil minsan ay atin ang napanayam. At ang PISDA din po, no, na sumusport na po sa BEMA. At yung ating plano, hindi pa nagagawa, ay talagang inintay po ng ating Sir Javero, no, ng ating director. Pero anyway, ay ating pag-usapan po siguro mamayang gabi. So si Jun ay... si John din po, eh, Pastor John ay pangulin po siya ng isang samangan, Sir John. Okay, Sir John, ay bibigay ko masahin po yung inyong programa po doon. At ano? Ay, may buntag, Pastor. May buntag sa makasama sa tangan nato mga sukintik paminaw. O ka, salamatan ang nakatabing rikaroon o ka, kalipay po na mo nung magpaabot sa inyo sa mga buta na dapat ang mga ito. Pastor? So, kumusta ang inyong association, di ba? Meron po kayong samahan ng ato yung tricycle. Oo, para sa kabalan sa tanan, okay na inyong ubos ngayon sa uban sa pangalagan sa Ginoo, leader po ta sa transport dito sa Butuan. Mm-hmm.
kay baluman ta sa matagal daw na atong katanan nga involved magyud ng atong transport sector kuno nga active man ta dihang lapita kuno nga salamat pud ta no na nahimutan nga kabahinan at least ang mensahe sa pulong sige no mapadala nato dito. Siyempre, naman po tayo kabog atong sa transport. Okay. Basically, naman yung atong unit mm-hmm. niya gawasan ha. No, nagin po tayo kasing-kasing, no, di lang sa pagkampot, no, pagdala sa mensahe sa pulong sa Ginoo. At least, bisan man lang sa simpleng butang na atong mahimo para ganito kanila. So, active, no, atong ako itong ipanimbaya. Before okay. ako kalimutan, wow. atong mga ginsakupan ng mga membro sa Butuan City Transport Federation sa Butuan. Okay. Butuan City Transport Federation, ang laptop sa mga van, jeep, multi-cab, tricycle, pedicab, habal-habal, motorized. Niya ka ng mga orange tricycle dito sa Butuan. May buntag sa tanang mga drivers dito sa Butuan. May buntag sa inyong tanan. Labi na sa akong grupo, sa akong mga driver under na, kung dias may lamihan area. Okay, good. Under na sa ato, niya na ako'y particular na grupo diha. No, dias may masagana area sa may bound to Langihan to Ambago. No, so, may buntag sa inyong tanan o ka... itong mga pag-ampong, hindi nang mag-amping na ito, malagi na sa ito. Mm-hmm. Okay. So, sa ngayon ba, Pastor Jude, ay hindi ba kayo apektado sa bagong mga regulasyon ko ngayon sa LTFRB? By the way, Pastor, last week, no, nagpatawag tag ni Anto Magita sa Mayor's Office, kauban ng atong mga group leader mm-hmm. dito sa Butuan. At tungkol sa daghang mga isyu nga ginatubang karon sa transport, no, gawasan ng tapos na modernization, tapos na patay mga pagtaas sa presyo sa gasolina. No, sa ato sa lokal, mas daghan pa gid ang isyu nga kinahanglan ma-address, kinahanglan po di address. Okay. Transport sector sa Butuan, active kayo ta, no, buhit kayo ta ng mga isyu ato nang sa nang ipaglaban yun na nato, no, kauban nato ato mga kaubanan sa transport diri sa Butuan, headed sa among chairman si Sir Willie Cubillas, o sa among presidente ng sa Butuan City Transport Federation na si Salty Birunggoy. Huwag apiktado yun kayo, Pastor, sa ibigay mo sa mga issue. No? Sa among park, sa among sa three wheels is under me sa city. Okay. Pero kahibalo man ta nga ang city, siyempre mo align man po sila sa kung sa regulasyon sa LTO. Okay. So, apiktado yun sa tanang aspeto, basically din sa Butuan, labi na karoon, nagsugod na ang implementation kanang si tawag nila ni kaning dry run na para sa mga sa full blast na implementation sa modernization next year. Mm-hmm. Manong karon pa lang, napaabot na kita sa atong mga position meter, mga sentimento na to, kaya masugot, minsan nili, no, maabot na gin sa punto niya. Kung ano man na magin na yung dominion effect. Mm-hmm. So kami, nagpaabot na gin sa among sentimento gino, no, dili lang sa mga sa lokal na mga opisina, kundi nga ito din sa nasyonal. Kung nga tayo mga petition letter, mga position letter ang ipaabot. Pero to this moment, na yung mga ginagmayang tubag, no? Pero wala pag yun maabot din sa kanang satisfaction ng kanang katagbawan niya. Ipagandoy din po sa okay. mga driver din sa nakuyan sa mga. Okay, so kailangan po natin na mas mainan po yan na kahit ito po ating palatuntunan na naging bakagi para at least yung mga sarubi, di ba? Yung ating mauna-una, gumikan kay kung dili madinig. Minsan kasi pag tayo mismo pumunta doon, minsan hindi tayo mapapansin. Pero minsan, karamihan po ngayon, ang nangyari po sa pagbabago po, kasama sa pagbabago po ng ating bansa, ang media, malaking bagay po ito. No? Kasi po ang media, talagang kung ang mga anchor ay naging totoo, talagang sasabihin nilang totoo. At pwede po silang magbibigay ng kanilang mga susyon. Hindi lamang po nagsasalita po tayo dito. Yun nga ang ating palatuntunan, itong mga palatuntunan ng wakas ng kapon. Pagkamat po ito ay nakasentro sa ibang bahagi, yung mga little senders, mga problema, dahil ang ating ginagawa po nito ay tulungan po yung ating mga kababayan na yung mga tinatawag na balance ba, no? Na yung tumulong po tayo sa secular na pangailangan at then at the same time, mayroong spiritual dan na magsabay-sabay po ito. Kasi sa ngayon, hindi na pwede po ngayon yung kumbaga ay matalino po tayo at mayaman po tayo at kumbaga siga-siga tayo. Hindi na ngayon eh. Sa ngayon ay kailangan po yung influensya, yung pakiusap, yung kumbaga yung po at yung upo. Yung bang mayroong pagkalap sa bawat isang Pilipino. No? So, yan po ang ating panatuntunan ay ginagawa po natin sa pagpagtulungan po ng ating Kaisa Broadcasting
sa ating station manager. Ang sabi ng pastor ay kung pwede ay makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Ano? So palitan po natin ang BEMA. Ay, pastor, ay sa BEMA ba ay walang kasamang politika? Ngayong Mayo, dapat sana walang, hindi mahalaga ng politics. Kasi we are open to all the politicians in the government sector. Kasi pwede tayong makatulong kahit sa anong paraan. Kahit sino ang namumuno, pwede tayong makatulong. Yun ang importante, Pastor. Kasi po, ako ay talagang hilig po ako sa mga ganitong association. Sa iba-ibang mga lugar ay ako ay namumuna. At iniwanan ko po yung Mindoro, Oriental Mindoro, na ako ang presidente ng supervising officer. At ang interpret, nakasama po ang Katolik ko. No? At talagang ayaw ko yung samahan na mayroong politika, kahit mga pastors po yan. At hindi ko gusto yan kasi nga ay kung tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon, libre po ito, open po ito, lahat po ito, ibig sabihin, yung mga ginagawa ng mga pastors, kailan po balancing. No. At wala po yung partisan, non-partisan po tayo. Yung na po, dito po sa Butuan, pag mayroong nagkikinapansin ko po yung politika, na ibig nyo, mag-distansya po ako ng mga pastor, na sobra naman tayo, di ba? So, ganun. So, salamat, Pastor. Ano po ang mga programa po ngayon sa kasalukuyan? Ang programa ng BEMA ngayon ay every Monday, kung may mag-host talaga, yun talaga ang fellowship ng mga pastors sa iba't iba namang mga programa, iba't iba namang mga invitation galing sa iba't ibang mga pastors din. So may mga invitation na palaging ina-announce, tsaka mga trainings, mga seminars. So yun talaga ang nung yung iba galing sa mga pariner, mga pastor na tatanda ng mga seminars, mga spiritual enhancement. So nakakatulong din sa amin yung mga pastors. Oo, natural. Importante po yan, lalo po sa mga sa aking tingin sa Butuan ay parang ilan na po yung talagang galing po sa seminaryo. Importante po. Pero hindi ibig sabihin, yung merong seminaryo, mas magaling po sila sa akin. Hindi. Ibig sabihin, ito ay investment pa. Di ba? Nakatulong po yan. So, yun nga na ang gusto ko makita na sa BEMA ay kailangan po ay lahat ay maging pantay. Hindi po galing ka sa malaking church, o malita church, iba yung tingin mo, ay parang sino ka na, parang ganon. Kasi ako, galing ako sa malaking church. At I'm 27 po ako sa Evangelical Methodist Church in the Philippines, no? Membro na katulad po sa atin na World Council of Churches. Ang mga pastor doon ay parang mga hambugero, katulad ko. No? Pero ang ginawa natin ay hindi gusto ko yan. Ang gusto natin ng pastor talagang lingkod ng Panginoon, katulad kay Jesus. Nagpapumbaba, di ba? Kung meron po tayong binigyan tayo ng pagkataon ng kapag-aral, secular, at maraming mga biblical educations, pero hindi ibig sabihin, mas magaling po tayo sa walang pinag-aralan. Kasi para sa akin, ang pinakamagaling, yung taong nagdadala kay Kristo. Di ba? Yes. So yun ang magaling eh. Sa amin noon ay tapos po kami, mayroon mga degree-degree. Pero hindi naman kami nakapagdala minsan ng kaulo. So yun po, pinagsama lang natin ito mga karamsat. At sa ating mga kaibigan, lalo po sa ating mga viewers sa YouTube, no? At ang ating sa Japan, mayroon po tayong tatlong kapamilya po doon na talagang ginantay po nila. At salamat po sa iyong pagsuporta at sa hinarap ay makatulong po kayo dito po sa ating ipila. Lalo po dahil iporsige po natin na araw-araw ang BEMA po dito ay makasama sa ating programa. No? So, bago tayo magpatuloy, ay kayo po ay nakikinig po sa ating palatuntunan sa pamagitan po ng ipilang ito. This is the music station of Kaisar Broadcasting Network and you're listening to DXKA FM 90.1 MHz broadcasting from uptown Butuan. This is DXKA FM 90.1
Oras po natin, meron po tayo 30 minutos bago ang nakalipas ko na Jess. At tuloy-tuloy po tayo. At maya-maya pag-usapan po natin yung mga issues na natin nakita dito po sa ating mga impormasyon. Lalo na po sa pinag-usapan po ngayon yung tinatawag na recycling. So ano po ang mga pananaw ng ating mga panuhan po ngayon hinggil po kay Chief Police PNP Oscar Albayalde. Pero atin mo nang parasutin ito mga ilang mga paraala. Jester Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement Health Testimonies. Sir, maayong buntag. Unsa man atong ikasulti sa paggamit nimo sa Calabo Plus with Mangosteen? Maayong buntag kung kani mo niya, sir. Atong kasinatian sa akong paggamit sa Calabo Plus with Mangosteen, makailang buto na indus ka ay siya gamitong tipitibo kayo. Kaya sa diha ka, wala pa po nagamit sa kanyang Calabo Plus Mangosteen. Ano na ako yung ibaki na sito ko ako. Sa diha nga, ako ni may sinayang paggamit sa Calabo Plus Mangosteen, ako yung nakita na doon na doon ay dagkong review tunod kay sukat nga nakailong po nini nawala na doon ang atong buko na nahayo po tunod po nini na ako pangalan sir pilay edad o taga-asa ako ay si Dushin Kapunod na kailan ka rin si Tim Samas 38 years old salamat sir. Whatever surprise and surprise, King Eagle brand is the best. King Eagle Rosen is very okay. King Eagle either gasoline or old oil. King Eagle Supreme, the best engine for fishing boat. Because King Eagle, the fisherman's and farmer's choice. When they do pay the price, King Eagle is the quantity and lowest price. Remember the name, King Eagle, King Eagle, King Eagle. Ayo, ayo Wonder Wheel. Ang lanak nga dapat kong katiglungan. Pwede po na, ako po si Pani, dinahayal, panininhayal, taga isang magkaan. Nakapayon, o sa manang dinahayal nga ilagod isang payon sa ngalan niya na. Bin nga dinahayal, ako lang papa. O sa may kasulti mo sa Ayo Wonder Wheel, pero magkot pa rin mo, pinigil ka sa detektibo nini. Ang Ayo Wonder Wheel, mayo kayo kayo, ipayo sa mga balitiyan, sa taran. Oras po natin, meron po tayo 33 minutos na kalipas po ang last days. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay po sa inyo. Mamaya-maya ay babalik po natin ang ating mga panauhin mula po sa Legazpi City, Bulagtang, isang 38 years old na bicycle driver. Matapos mabarel ng polis, nabigla niyang tinutukan manon ng barel sa kabaan ng National Highway sa barangay Sukulan sa Sursugon City, Sursugon, kamakalawa ng madaling araw. Sinubukan na pangdalhin sa Sursugon Provincial Hospital pero ideklarang napatay dahil sa tama ng mga punglo sa katawan ng driver na si Wilfredo Bukog ng Barangay Salug, Sursugon. Nasa kustodya na ng Sursugon Police ang nakabaril na polis na si Captain Normal Mark Mabal Espaldon, membro ng 1st Provincial Mobile Force Company. Sa ulat ng alas 12:45 na madaling araw, lola ng kanyang tricycle ng madaanan ni Dukog si Corporal Espaldon sa tabi ng kalsada kaya bigla siyang tumigil at sa hindi pa malamang dahilan ay kinumpronta nito ang naturang pulis. Bigla manong bumunot ng baril ang suspek saka tinutukan ng pulis dahilan para mag-agawan sila ng sabing armas. Nagawa naman manong bunot ng kanyang service firearm si Espaldon at ilang ulit niyang pinutukan sa katawan ng suspek na agad nasawi sa lugar. Mula naman sa Santiago City sa Malao, isang minero na nasawi habang dalawang kasamahan nito ang kritikal matapos na sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo na kulong-kulong sa isang konkretong o nakulong sa isang konkretong poste sa kabaan ng highway ng barangay Bagahabag, Solano, Nueva Vizcaya. Parang Bagabag po ito eh.
Bagabag, Solano, Biskaya. Kamakalawa ng gabi, kinikilala ng asawi na si Joey Habiling ng barangay Ron Rona, Quezon, abang inobserbahan sa ospital sina John Paul Bumaghat at Eric Thomas, isang 36 at ang gulang pawang mga galing sa barangay Ron Rona, Quezon. Sa ulat galing sa mga bitima sa Solano at patungo sila sa Quezon sakay ng kulong-kulong na minamaniho ni Tomas Dacong alas 11:55 ng gabi. Ano kaya itong kulong-kulong? Nabiglang manong nawala ng kontrol ang manibela ang huli pagsapit ito sa kurbadang bahagi ng daan sanay para sumangkok sila sa isang konkretong poste sa gilid ng highway. Dahil dito tumilapon si Habiling mula sa kulong-kulong at tumama ang ulo nito sa simentadong kalsada na kanyang ikinamatay. Napag-alaman na kainom-amno ng alak mabiktima at mabilis ang patakbo ng driver. Oras po natin na meron po tayong 36. Ito po isang usapin at ito po yung ating ipapasapan po ngayon kung ano po ang inyong mga komento. Sabi po ay mukhang going down na sa pwesto si Albayalde at hindi na nito siguro tatapusin ang kanyang mandatory retirement ng November 8. No? Sana ay matapos na lang po ito. Ano? Sabi po, inakalagad ang pangalan nito sa isyo na di umano'y recycle ng illegal droga. Magadati niyang tauhan sa Region 3 ang nasasangkot sa isyo ng droga, kaya kung tutusin, sabit siya sa command responsibility. Yan po ang mga sinasabi. Ano? Ang masama pa, may chismis daw na tumanggap siya ng pizza sa droga na nahuli sa isang raid sa Pampanga. Pag sinasabing pizza, ito po yung mga kunting mga hinabang, ano ho, mga abulo, ika nga. Malaking dagot sa nangyari kay Valdi at naging talk of the nation ang mga baliktang lumalabas, kaya hindi lamang sa Pilipinas po ito, kundi sa mga mundo sinusundang ang issue na ito. Siyempre, medyo malaki po ito, di ba? At nilapas na po yung issue, no? 2013. Pero noong mayroong totoong naglilingkod, katulad po ni General Aquino, na siya po ang head po ng PDEA po ngayon, ay nasasangkot po ito at napapalabas. No? Kung tutusin 2013, yung ating pamunong bansa ay 2016, no? Na siya po ay naging presidente. So, dati mga presidente po ito, sa panahon ng dati presidente, at alam niyo po, Pastor, ay mas mainam talaga yung presidente, merong ngipin. Merong katapangan sa paglilingkod, ma-implement po yung mga pagsaway, kailan makikita. So, ito po ngayon, hindi lamang po ito ay isang simple na usapin. Pero ito ay talagang ibang-iba. No? At ang hanay po ng PLP, dahil way back 1987, nasa loob na po ng Tampok Rally. Kami po, nagpanday po yung Balis Formation noong unang panahon. Ano pa, PNP, INP pa. No? Pagkatapos ng bulita, isa po ko sa Chaplain Service, volunteer po noon. Solidaro po ako ng Chaplain Service Command. At natuturo po kami, nakulong po noon. No? So, yung mga nakulong sa Kondita ba? Doon po sa Kondita Center. At talagang, kumbaga, kasangga ko po yung PNP. No? Kasangga ko po yun at matagal. At ngayon po ay meron po tayong dito po sa ngayon yung mga values formation ay si Pastor Amanti ang siya po ang in charge, no? At darating po yung aking ID galing po sa Krami dahil gusto nila din akong ipapatulong po dito po sa habang ako narito. Ay talagang ano yung ang respeto natin sa PNP, siyempre kung walang po yung PNP, medyo mahirap, no? Medyo mahirap, so kailangan natin po siya. So, sa tingin niyo, Pastor, itong ating mga panauhin po ngayon, dalawang Pastor, ano sa tingin niyo, itong usapin, ito po yung recycling, at ano ang usapin sa inyo, sa inyo po ngayon? Ano kaya ang inyong isipan, hindi po doon sa itong ating chief of police sa buong bansa ay involved? At wala pa namang, ano, di ba? Pero po yung pagpasok kasi, sa tingin ko, kung ikaw ay isang tinatawag na blower, yung nagsasabi na mayroong sangkot yung iba. Pag umarap ka sa Senado, nakapano ka.
Ibig sabihin, yung mga sinasabi mo ay totoo, paano ay totoo? Pag hindi, ikaw din ay resbakan ka doon na pili kang ikulong. So yung pinahayag po ni General Magalog, no, ngayon ay mayor na po ng Baguio City. Medyo malaki po yan. No, ano sa tingin niyo, Pastor? Ito ay napaka-init issue, no? At saka para kay Albayande. Siguro may mga lumalabas ng mga balita na involved sa kanya. Involved siya. Mm-hmm. Pero hindi pa naman natin napapatunayan at saka harap naman siya sa Senado. Mm-hmm. Pero sa usaping ito, lalo na sa mga PNP, kasi nung una pa man, marami ng issue sa mga PNP. Which is, hindi talaga dapat kasi sila ay isang halimbawa, no? At nagpapatupad ng peace and order. So, kung mapapatunayan siya, na involved siya, talagang hindi ito magandang balita. Kasi siya naman ay ipakataas ng kanyang posisyon. Okay. Yan sa Philippine National Police. Pero, para sa akin, iwan ko kung ano talaga ang totoong nangyayari. Okay. So, kung involved siya, talagang bumaba. Bumaba siya or talagang harapin niya yung kaso. So, kung hindi naman totoo, walang problema. Okay. Posibleng may magdidiin sa iya, i-involve siya. Kahit wala ka namang kasalanan. So, kahit anong gawin mo, maging malinis ka naman sa yung trabaho, ma-involve ka talaga kasi i-appeal ka. I-appeal ka nila. So, para sa akin, the truth will set him free. Kung talagang totoo siya, talagang ito po na hindi siya mapigtihan. Okay. Sa Pastor Jun, sa inyong palagay? Pagsibuan lang po kay Pastor Jun, hayaan niyo lang pumunta. Sa ako pa lang ito, Pastor, no, saka ngayon kung gabi daw ka nang makapagulaga sa ato. Kaya ang labanan ka ron sa isbutan ng droga, hindi lang mga ordinaryo. Kung okay. Ito yung mga tao nga naagid sa posisyon, nga natuta na mo, ganda ni mga tao na ang mo implement sa sakto, upapatuman sa suma sa nahisulat sa Malaon, kung sa itong Malaon sa Pilipinas. Pero ang atong makitaan ka ron sa atong nasyonal na pamantalaan, involved naman o between naman sa mga tao nga mo ay nagpatuman ini munang usa ka dakong gineg issue nga dapat yung tagaag pagtagad biglang siguro sa mga nasyonal nga mga sa nasyonal nga aspeto kundi bisan kita nang magpakabanat ta kay wa ta kay malo kung say tinuod aning tanan no mga ilaman aning mga tawo na dili man ni sila mga ordinaryo no mga respetado man ni mga tawo okay. Mm-hmm. Pero matingala ta ining kuno na nga nagawas naman ning mga istorya ng no? Mga akusasyon nga ing ani. In fact, dili man pod ni sila mga sana dili man ning mga tawhana na mga dunay sana nahibaw-an nato nga mga dunay kalambigitan sa droga kay karon ra man gini mahitabo, no? Karon ra gini mahitabo nga between sa mga tawo nga mga general naman ni Puros. Si General Albayande ug si General Magalong, no, katupak uban, mga general na yun. Murang nakahipakurat yun para ka nato o alarming po, no, labi na sa ato, kaya di man lang ni makaapikto sa ato, no, kundi makaapikto po ni sa imahe nato mga Pilipino nga tos gawas sa mga foreigner o niya nga, man, hindi na mag-interest kay sa Denik Inyo Dias, Pilipinas, no, ang mga implemento sa Malaon, mamang po na instead na mga sila yung implement sa law, sino naman naigiha po yung mga lawbreaker kung ginoon, pero for the benefit of the doubt, napa may investigasyon na naroon. Kato may hibawaan nga, balita is si General Albayande, mo baba sa iyang pwesto next week, sa Monday, natay nadunggan yung balita nga munaog yun siya, okay. Sa'yo ang iyang retirement. Pero mo lagi na, no, nga itong sagap ng balita, di nga po siya makadawat siya ang retirement benefit kay na may kaso, no, tungkol ani, mo na nga, sa ako nga panlataw, for the benefit of the doubt, tagahan na ito siya space. Pero mo lagi nga po, namatay kayo mo sa itong Malaon na until proven guilty, di nga pagintan. No, pero for the meantime, napagintaan niya ron sa pagduki-duki kung sa gitinungkod aning mga isulatanan. Okay. So, salamat po at maya-maya ay sa isang issue po natin pag-usapan yung sogi naman. At lalo po ito ay hinggil po sa prinsipyo ng Biblia
at hingin po natin sila po ng mga opinion. At bago doon ay para po sa ating mga taga-subaybay, kumusta po kayo, no? Ang ating mga panelists na naghihintay po sa ating mga letter senders. But anyway, standby lang po kayo dahil meron po tayo mga panauhin na importante po ito. Dahil mamayang gabi ay ang Butuan Evangelical Ministers Association Fellowship ay gaganapin din po sa SNBCI Butuan Sapang sa panguna po ng Pastor Lini Campana Pulido. Sa lahat po nakikinig po sa impinan ito at sa ating mga kasamahan na kasama ko po ngayon, ito po ang awit para po sa inyo mula po kay Kenny Rogers, 20 years. So, Binonya, sa inyo, kaya may pag-i-stay mo na. No? No, when I didn't care for anyone but you, I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we missed. Can't imagine anything the two of us can do. Hindi ka pa kami mga uslan.
Half hour. Yo, give me 2 minutes. Dini. Dini. Mati ko sa game. Hindi.
Okay, tuloy-tuloy po tayo, 5 minutos bago sumapit po ang alas 11. At mula po tayo sa pinag-usapan po ngayon sa traffic sa EDSA. Abutin pa ng 15 taon bago malutas ang problema sa trafiko sa EDSA. Ayon sa transport expert na si Renia Santiago, isa sa mga consultant ng technical working group sa Senado, hindi sapat ng 3 taon upang maresolba ang traffic congestion sa EDSA. Sabi na Santiago sa balitaan sa tinapayan, 3 dekadang napabayaan ang usapin sa trapiko kaya hindi agad ito matatanggal sa napakadaling panahon. Pinaliwanag ni Santiago na mayroong siyang module noong 2004 na naglalaman ng mga paraan upang mapaluwag ang trapiko. Pinuna ni Santiago ang pagkakatanggal sa synchronized computerized traffic lights na pinalitan ng napakaraming U-turns. Mga intersection, paglikha ng loading and unloading na nagpalala sa trapiko imbis na malutas ang problema. Naniwala si Santiago na dapat pairalin ang minimum intersections na may synchronized computerized traffic system na regular na tinecheck upang makatiyak na pangsyonal ang mga ito. Kailangan din niya na ang mga nagpapatupad ng traffic system ay may training upang maging maayos ang implementasyon ng batas. Kailangan din niyang i-prioridad ang pamalaan ng pampublikong sasakyan at igiya sila na mapulis ang pang traffic portion sa halip sa paboran ang pribadong car owners. Samantalang hindi pabor si Santiago sa pagpapatupad ng traffic scheme na nagbabawal sa ilang brand ng kotse sa makabiyahe sa EDSA dahil lilika lamang niya ito ng panibagong suliranin. Una, pang sinabi ni MDE Operation Head Bong Nibriha, sa isa ring na dahilan na matinding trapiko sa EDSA ay ang kawalan ng disiplina ng mga motorista. Kayo po ay nagkikinig po sa ating himpilan, ang ating palatuntunan bakas ng kahapon, kasama po yung ating chief technician Roy Lunitas. Magkitan po ng himpilan ito. This is the music station of Kaisar Broadcasting Network and you're listening to DXKA FM 90.1 MHz broadcasting from Uptown to One. This is DXKA FM 90.1. Okay, salamat po. Tayo po ay 1 minuto nakalipas po ang alas 11 po sa ating palatuntunan at atin mo nang palusutin po itong
yung ating kalikasan, ano ho, no? Dahil importante po ito. Saan na ba yun? EMB? Nawala. At ating pag-usapan po ngayon ay ito po yung soaking, no? Na minsan ay naging usapin po sa ating bansa. Pero bago doon ay atin mo nang palusutin ito pong isang commercial. Ang Janser General Merchandise. Ang tigama, tigam po na po sa pinakalabing na ilanak ng Kalabo Products. Karoon, maghatod ka ninyo sa 5 minutong mga informasyon kung kaalam mo ito mo sa maayong panglawas. Kini ang dulumanaw. Kalabo Health Line Report. Kalabo Health Line Report. Kung karoon, aliyan na ang atong magsisibya. Kini si Andy Magsabiyo na ang kabalan si... Yali Sambo. Tagnato sa Kalabo Plus Herbal Capsules para sa Lumen Oil. Charisma Beauty Soap. Herbal capsule or kung Kalabo Plus Herbal Capsule. So, mao na iangay na ito. Malikaya na ito. Kaming diin na ito UTI. Ako'y kalamunggay ito, no? Oo na! Kalamunggay. Kalamunggay sa itong inspira na nito sa Rusakwan. Hindi na nila sinila. Niya. Kaya siguro ang siguro natin istoryahan unang pagkuha sa mga tao ang UTI. Alimbawa ikaw, nagka-UTI ka, ang tangka. Nga nung nagka-UTI mag-u? Sipulaw na nga nung nagka-UTI, may unsa kay iyang ibuha o unsa iyang ikaon nga nagka-UTI na siya. Saan mo na ito pag-esgutan? Nasa after sa itong time mo. So,
ayaw kita po ni Rara Kipadiris, mga hinungdan niya, nga nung katingala ka, uy, bantong na di ayaw, gahapon pa inong kukup. Ay kaon to tsutsiriya, ang tangangit ang TV. Oo, ito kumar, nag-resort na ako pagpunihi. Oo, masahay, pag di matambal, awaan na. Usahay mo, ular ko po sa unahan. Well, mawali, kaya mo lang pa na. So, ito ko naman kao. Kumapata mo yung dagat kumapari, eh. Kumabong. Oo, naman na. Sige lang, dito mo matahinti at akit na kayo. Balon lang. Pero hindi alaw, pina-franchise mo ako na si Tim. Pero mag-apos lang yan, ikaw. Ang pangay. Mas better ka lang, hindi bisag. Mag-mintin na lang dagat ang makainom ka, makakaon ka ag gusto mo. Pagkakamay kayo na itong kaitunan, sama sa itong biya, maintain ang taktumar of kalabo, kalabo plus herbal kapsul. Ang mga may usap sa mga epiktibo, epiktibo na tambal sa karong gawa ng operasyon ng kaitunan. Kaya kini, ginamaon kini sa mga epiktibo sa mga herbal na mga tao. Sa tanong natin mga sukintig Paminaw, salamat sa ating Paminaw sa ato nga tema. Dinami nga lagat sa kanginan si Alex Harbo. O ginisama, ino nga lagat yapon sa kanginan. Ang di magsulo, patos sulat di kayo. Patangin ang yapon sa magtaklaw sa kasigyan. Timani kanulay, ang kapsula ng makatabang kalimo. Alang sa pag-maintain sa mayo pangalaw, ang Kalabo Plus Herbal Capsule. Mapalit na karoon sa mga kalimang. Oras po natin ay meron po tayong 8 minutos na kalipas pong alas 11 at meron po tayong sulat na babasahin po natin. Lalo na po niya, meron po tayong mga panunguhin dito na galing po sa simbahan. Sila po ay mga pastors na makapagbibigay po ng very special na mga pananaw. Itong ating babasahin po ngayon kay GC May. Pero bago doon ay GC May, magandang umaga po sa inyo, tanghali na pala. At sana po ang biyaya ng Panginoon patuloy po sa inyo. Bago natin babasahin ito pong sulat po ng GC May, ay isang awit mula po kay Matt Mundo. I'm a fool for April, yes, I'm an April fool. Not for just one day a year, but every time she's near, I'm controlled by April. I'm controlled by April Fool. Love her more than I can say. Her every wish I need. I'm controlled by April Fool. Thank you.
Dear Pastor Gene, kumusta at magandang umaga po sa inyong lahat, din po sa inyong bilang sa DXKA, kasama po inyong mga kasamahan sa Master Control, si Roy Yolita, at saka si John Ray Abunacion. Pastor Gene, ang aking sulat po ay medyo simple lamang po ito. At isang katanungan, paano po ang gagawin ko? Kasi po ay panay-pangako lang ang mga magulang ko na magbabalikan sila para sa aming dalawang makakapatid. Iniwan kami sa probinsya, sa aming lolo at lola, na sila ang nag-aruga po sa amin. Pastor Gene, nakakaingit kapag nakakita ko ng isang pamilya na nagsisimba o kaya'y sabay-sabay na kumakain sa fast food. Pastor Gene, mag-aaling na taon na rin sila simula nang iwan kami nila mama at papa. Pareho silang nag-asawa ng iba. Si papa ang unang gumawa ng kasalanan sa amin. Gumanting lamang po ang yung aming mama. Pastor Gene, wala pa naman kaming kakayahang magsasalita noong panahong yun. 10 taon ako noon. Maramdamin ako at iyakin. Yun lang ang nagawa ko noon, ang umiyak at gumagulgol. Pastor Gene, dahil sa pangyaring yun, namuo ang pagiging sensitive ko at madali rin akong magalit. Dumating din ang halos sisikin ko sila, lulo at lola, dahil wala silang ginagawa para magkabalikan ang parents namin. Hindi ko iniisip na malaki pala ang utang na loob namin sa kanila. 3 years pa lang ako ang kapatid ko noon, kaya hindi siya ganong apektado. Sana po kahit man paminsan-minsan ay mabisitan po kami, pero wala nang pagkataon, Pastor Gene. Dahil iba-iba na po ang kanila mga pamilya. Ito po yung aking solidarity po ngayon. Ano po ang dapat kong gawin? Na sana po ay maibsan man lang po yung aming pag-iinagpis na wala po kami mga magulang. Tuluyan ko ba sila na sila ay kalimutan bilang mga mama at papa? Sana, Pastor Gene, ay mabigyan niyo po ako ng ilang pananaw po dito, hingil po sa aking suliran. Ano po ang dapat kong gawin? Sa inyo gumagalang si Mel. Meron lang dalawa dito din, sponsor nito.
programa. Dalawa, meron mapasok. Meron yung Japan na gusto kong tumulong. Pero kailangan din yung 12:30 mag-work na. Punta lang 12:30, basta masaya. Ha? Drop na lang, masaya. Oo. Iba yung BEMA. Kasi yung naka-isla sa atin, napapasok natin ato na schedule. Magkasama doon sa public affairs sa mga komento. At least matulungan pa natin mga inalis. Kasi yung ginagawa ko ng mentoro, wala na nang sila doon ng mga pastors. Ako yung mga tinulungan ko sila. Primero, mentoro ko ay meron nung isa nila. Okay, oras po natin ay meron po tayong 19 minutos ang nakalipas po ng alas 11 at balik po tayo sa sulat, no? Mura kay GCMA at meron po tayong panauhin at si Pastor June at Pastor Elton. At ito po yung kanyang suliranin, sila po ay lumaki, no? Ay lumaki po sila mula po doon sa kanilang lolo at lola dahil iniwanan po sila sa kanilang magulang babae at lalaki, ano ho? At ang isa po doon na hindi po sila dinadala o kahit papano dahil meron na po silang pamilya yung kanyang nanay at tatay. Ang kanyang katanungan, anong dapat gawin na kahit palang madalaw sila, maibsan yung kanilang paghinagpis, sa tingin ni Pastor Ilpa, anong gagawin kaya itong ating letter sender? Sige, yung request niya, yung desire niya na madalaw naman sila kahit minsan. Talagang desire ng kanilang ang mga anak no, na mabisitahan, madalaw ng kanilang mga magulang. Pero, problema ang kanilang mga magulang ay may iba't ibang mga pamilya na. So, baka na kalimutan sila o hindi sila ang priority. Okay. O, kasi baka may mga anak din naman sila. Oh, iba. Pero kung tutusin, kung talagang ipag-pray nila, no? Tapos kawawa naman sila, no? Na pinabayaan lang sa kanilang mga lolo at lola. Pero mabuti naman at least may mga may lolo at lola nila na kaaruga. So talagang mahirap na problema 'yan. So, ang kanila lang gagawin is kamot na lang po sila. At least nakain na at ima nila ilang lulo-lula. Tingali, pwede po nila i-inyo ng ilang lula o lulo na may mo. Inyo ng ilang mamagpapa na sitahan sila. Pero wala kong dita na ay mga problema doon nila duha. Busy na po sila tingali sa ilang own yung mga family.
Pero nikamot na lang sila, total tingali wa mo sila pasag di sila lulu ug luna. Nikamot na lang doon sila at least na so may ilang makabot, makita na silang maginikanan nga nalintamot di ako sila. Pero meron, so, na, may binabanggit po dito na medyo sinisisi nilang lulod-lula dahil wala po silang nagawa. Ano ang dapat? Dapat ba nilang sabihin po ito na sila ay minsan sinisisi nila at lulod-lula dahil wala silang ginawa na magbalikan po yung kanilang mga magulang? Hindi dapat nila sisihin ang kanilang lolo at lula kasi may sariling desisyon yung kanilang ina at ama. So kali ang sa mga lolo at lula igo lang din nang magtambag o balikan din yung anak bisitahi ang sa ilang mga pagkinahanglan, pero ang strong desisyon na agad na sa mga magpapa kung debate pa nila ang concern o sa mga mabalik doon sila. Dili good na makuha, no? Hindi na malikayan nga mubati sila kaluhod. Pero kung tanaw, wala na sa ilang kasing-kasing o sa ilang mind, problema good na. Problema good na. Pero at least na lang na ilang lulang o lulong matiyan. Pero dili nila dapat ikuha ka ng sisihingin nila at kanilang mga lulo at lula. So, ibig sabihin, sa inyong punto, Pastor, mag-move on sila. Move on sila. Kailangan na... Maling kamot. Okay, Pastor Jun, sa inyo. Ako, nakarelate kay ko itong istorya sa itong leader center, Pastor. In fact, murag kami-kami rin yung experience. Ay, ganun. Okay. Murag nakarelate kay ko niya. Anak ko, walang na po siya na-notice kung asa sila kapuyo. Kung kinsa ay balay lang ni Kuya ang karoon. Pero nakarelate yung ko kay, murag ako man siguro ng istorya. Okay. Murag ako man siguro na. Usalang yung gabutan nga, gusto na akong kanang sana idasig, na i-remind niya. Ibutang yun sa una muna no, sa mga bata, mga anak na pareho naka-experience ana, pareho po sa ako. Ako nagbaton yung kong-regret ana sa akong personal, yes. Kaya di ko niya lalim. No, sa among istorya sa pamilya, di ko lalim. No, pare-pareho yun man niya experience. No, pero ako napasalamat lang yun ko, kaya nakaila ko Ginoo. Wow. Nakaila ko Ginoo. Although doon ako sa unang panahon, ako yung mga regret na ako'y guilt, na ako'y anger, na ako'y daghan, naging bitter sa akong ginikanan. Pero ngadto-ngadto, no? Labi na kayo, nakailang ko Ginoo. Nadawat na ako itong tanan. In fact, karoon, nagpasalamat ganing ko sa Ginoo. Kaya tungod, wako nagpasalamat kay nahitabutos amo, no? Sa unang panahon, wana mabutang sa puno na. Pero ngadto-ngadto, nakailang ko Ginoo, nakasabot ko kung sa yung kinabuhi, kung sa'y purpose sa kinabuhi, kung sa'y mga lesson nga nakuha na ako. Karoon, sa amo, pamilya, nagpasalamat, Miss Ginoo, kay dito na mo daghan may mga butang na nakatunan, kasi siguro, kung wako ito naita mo sa amo, di po may makantigo. Kung nagtungod at itong sitwasyon, nagdakop may nga independent, nagdakop may nga mubarog yun sa among kogalingon, nag-matured give me og sayo, tungod at itong panghita mo. Unang ako nga, i-advise at itong literary sender, daghan mo yung mga butang sa kinabuhi na gusto mo man nato, pero di yun, naging mga panahon nga di yun, nahita mo ang gusto nato. Okay. Ang ato na lang siguro, sa atong literary sender, nga gawat ko na lang yun ang kamaturan nga maugin na. Okay. No, kung naamay kapalpakan ang atong ginikanan, kung palpak man ang atong panglantaw, ato na lang ng tanaw nga usaka, kanang usaka butang kanang dili gyud nato pwede maiwasan sa kinabuhi. Bagus ato na lang ng pasalamatan sa Ginoo. Kunya magkuha tag lesson gi kani ana. Okay. Siguro kung wala ta nila mahimo sa ato, at least di pod siguro maayo nga himuon po nato na sa ato na pong panahon. Yon. Nakatay igong kanang lesson nga pwede makuha adto, na pwede nato ikapaambit sa henerasyon na pod nga mabot nato. Pwede nato na i-share sa mga henerasyon nga mosunod sa ato. Ang ato lang is dawaton ang kamaturan, pasalamatan na lang. Kung doon natin regret, ato na lang nang ipala sa Ginoo ng tanan. Okay. Sa akong testimony, although di yun sa yun, pero ngadto-ngadto, karon nagpasalamat yun Miss Ginoo, na niabot po to sa sitwasyon ng anak. Nagagang ganit di makatuo, pero nagpasalamat ni tungkol kay daghan yung may mga butang na nakatunan. No, mas close Miss among papa, kung unsa may ka-close sa among mam, sa among mama, kaya among mama mo inabilin sa among at that time, mas close kung misang papa karon dili tungod kay dili tungod kay maayo pod among papa sa amo o dili galanti pod di nasabta na mong kinabuhi ngayong anak yun. Okay. Na nagi mga butang nga biyan yun sa atong gusto mahitabo. Pero kung ato ning lang taon niya sa Bible, ingon man sa Bible sa Romans 8:28 na ingon diha nga
and in all things God works together. Yeah. Mm-hmm. Isa man og malinis sa atong pananta, pero in the eyes of God, God can work miraculously for our good. Kaya iya man ang higog, mag-iya man ang anak. So atong nalang isalik sa Ginoo. Okay, salamat po sa ating mga panauhin. Ang ating oras po ay mayroon tayong 26 minutes after 11 o'clock. At ito po ay maawit mula po kay Rico J. Puno. Abang kayo nagkikinig po sa ating palatuntunan, Bakas ng Kabang, kasama po yung lingkod ng Pastor Jean Pagtalunan at ni Roy Armita, ang ating chief technician sa Master Control. Kapantay ay langit. Hey girl, you wanna know something? So kita ay so mahal kita. Si Baga naman, yung mga dati ba? Usa ako matunapo akong anak, oy! Ano ba? Mariko! Mariko!
Uy, Mari, sawayan ko noong haplas ang dugan o bubo ko Junior sa Kalabo Plus Premium Rub. Ha? Kalabo Plus Premium Rub? Sa mga naasa ko siya na ang dami sa Kalabo Plus Premium Rub, relaxing o amazing. Ano lagi sa nagkaway na Kalabo Extra, Kabuna Extra, Ginger Extra, plus Mental Protein, Virgin Coconut Oil, and Olive Oil. Kalabo Plus Premium Rub, the amazing organic rub of Giselle Marketing. For more info, please contact 0930-973-6009. Kalabo Plus Premium Rub. Natin ay meron po tayo 33 minutos ang nakalipas po ng alas 11 at kasama po natin yung ating mga panuhin po ngayon, ang Pastor Elton at Pastor June, kasama po natin yung ating Chief Technician ang Roy Lunita. So tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbibigay po sa inyong informasyon. Nakipagpulong ang Metro Manila Development Authority sa lahat ng may-ari ng mall sa Metro Manila upang pakiusapan na huwag na munang magsagawa ng weekday sale bilang paghahandaan ng lalapit na holiday season. Sa balitaan ng tinapayan, sinabi ni Bong Nebriga, H.A. Traffic Cesar, at head ng operation ng MDE na ito ay dahil inasahan ang pagdagsa ng mga tao sa Metro Manila para sa Christmas rush. Kung noon, anya ay sa mga mall owner lamang ang HSA sila naging pag-usap. Ngayon, anya ay sa lahat ng mall sa 16 na lungsod at isang munisipalidad sa National Capital Region. Metro Manila ay binubuo ng 16 na lungsod at isang bayan. Kabilang dito ang Manila, Quezon City, Caloocan, Las Peñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Mandinlupa, Nabutas, Paranaque, Pasay, Pasig, San Juan, Taguig, and Valenzuela at ang bayan ng Patiros. Alamin na niya kung gamay asosasyon ang mga mall at kanilang hihikayatin na huwag nang magdawos ng cell tuwing weekdays at kung po pwedeng i-adjust sa mall hours. Malaking tulungan niya ito sa traffic decongestion sa panahon ng Kapaskuhan. Ito po yung naging problema. Siyempre, yung ating mga businesses, yung linggo ay importante po yan, no? So medyo mahirap po itong sinasabi po ng EMDA
operation head, no? Na ito ay hindi po sasagawa na ito yung mga panahon. Kahit po yung mga ating mga kababayan, lalo po sa Metro Manila, no? Yung galing po sa mga probensya, ay talagang pupunta po yan sa mga weekdays dahil yun po ang panahon na sila ay makapaglalakbay at panahon sila ay makapagtawag doon na sightseeing ng mga tenda ng ating mga malls. Tatlong bagong istasyon na may dagdag sa light rail transit line 2 patungo sa shopping district ng lungsod ng Maynila. Ayon sa Light Rail Transit Authority, ito ay sa sandaling may sa katuparan na ang kanilang LRT West Extension Project na pupunduhan ng 10.1 billion pesos sa pamalaan at target na makumpleto sa 2023. Na matin na sa ilalim ng proyekto, magtatayo pa ng tatlong bagong LRT 2 stations sa Tutuban, Divisoria at Pier 4 sa Manila. Okay, oras po natin ay meron po tayong we have 24 minutes before 12 o'clock at patuloy po tayo na ating sulitin po yung ating mga panunghin po ngayon, no? At kay Bad Pastor ay magkaiba ang silbahan niyo? Opo. Okay, so frame it to this. Beacons of Christ. Beacon of Christ. Okay, so sila po ay magkaiba po ang kanilang reliyon. Ang ating palatuntunan ay bukas po ito sa sino mang mga kasamahan po sa simbahan. Wala po tayong pinag-usapan po dito na tayo ay magtatangi, tayo po ay magkumpronto sa isang tinatawag na principles of faith, kundi po ang ating pinag-usapan po dito ay public service na ating kumbaga ay mabigyan po natin ng balansin sa pagtingin po yung ating mga taga-subaybay. So, huwag po kayong mabahala, no, sa mga namina po ngayon kung saan man po kayo, kung gusto po kayong pumunta po dito at maging bahagi po sa ating palatuntunan mula alas 9:30 hanggang alas 12:30 ay bukas po ang ating palatuntunan dahil wala po tayong pinag-usapang makaintriga, no, no? Nan partisan, nan cultural, yung tinatawag ay nan sectarian, no? So, ibig sabihin, bukas po tayo at hindi po natin pinag-usapan po yung mga doktrina sa kanya-kanya nating mga simbahan. So ngayon ay isa sa mga usapin ng unang mga buwan, no, nung nakaraang mga buwan, ito po yung soge, yung panukala ng ating mga batas. At bagamat ito ay naudot po ngayon dahil medyo nagdistansya po ang ilang mga mababatas dahil sa maraming mga batikos, pero sa tingin ay pag-usapan po natin ngayon dahil nandito po yung ating mga panauhin. Kung ano po yung inyong isipan, ito yung third person, no, third gender, kung ito po ay ipagpatuloy po ng ating mga batas na bigyan po sila. Kasi yung issue nito ay noong sabihin po natin yung nagpababae, no, na hindi pinapasok po ng isang comfort room dahil talagang kitang-kita na hindi naman talaga siya babae, pero nagkaroon po ng scandal po doon at minsan po ay natanggal po yung cleaner, no? Yung cleaner na, pero sa kanyang pagtanggal, marami pong nag-pressure sa kanya dahil yung kanyang friendship view doon sa kanyang katatagan na ayaw talaga dahil hindi ka man babae, di po ba? So dito po ay lalong sabagay, nag-respeto man tayo, no? Dahil po yan po ay katangian po ng ating mga ilang mga kaibigan na talagang babae gustong maging lalaki, ang mga lalaki gusto maging babae. Dahil influence na ata yan sa takbo ng panahon, no, Pastor John at Pastor Elton. Pero kung kayo ay tatanungin bilang isang nasa simbahan, ano sa tingin niyo po dito? Ano mga komento na maaaring inyo pong, kumbaga, sa inyong muna-muna, hindi po itong sinisikap ng ilang mga mababatas. Dahil po ay meron naman pong mga mababatas po tayo na ganun po yung kanilang hanay po ngayon. Sige, sa ako, no, na una-una, wala ka tayo ka kuha kayo sa ilang yung mga discussions dito sa Senado. Pero ako nakuha, kining atong mga kahit sa unang, no, mga third parties, kani sila, mo respect ko ta ato bini ginarespeto ko kay nandiyan na sila nandiyan na sila usa pa they will also created in God's image, no, so
mo maghapon kung imong tanaw naagot sila ay purely gender yung lahat. Pero usahay lang murag lahi ang ilang mga pagbati. Ngayon ay lalaki gusto ng babae. Para lang gapon sa ato ha. Ang mga idara, di ba? Gusto ba yung gusto mo bata? Nga na. Nakapoy mga bata na magpa-mature sila na, uy, tuwa na mi. Oh, para ngayon ay mo appeal kay mga bata pa mo, pero gusto din sila mag-appeal kay piling nila dagko, pero nga na gihapon. So, sa among alam, no, sa kami ng mga pastor, kini atong mga types unan po, ato gini silang di espiritu gani, ato silang di mahal. No, tumat kay buhat man po sila sa ilo. O, milay na buhat nila ginawa ang gihapon. Oh, ang ato lang, kining LGBTQ, kining bill, sugi bill, murag na alam tayo reaction diha gamay. Tumod kay kung imong tanawon rights nila ang ilang gipaabot ana. Kung ato lang pud tanawon, do naman tay kita nga mga tao, do na tay gusto daghang buhaton. Pero naa magdili tay mga limitations nga dili pwede. O dili pwede. Labi na kung atong i-connect sa Bible, kung sa will ni Lord. Kung may iskot ang tabuhin na ito, daghang tayo gusto buhaton. Pero kung mukunikta niya sa pagbubutun sa Ginoo sa will ni Lord, na ay hindi din pwede. So, kung imo pong tanaw ang sugibil, rights nila, pero mura kung imo tanaw, ikunik nimo sa biblical view, diligod sa mumao. Diligod mumao. Kung mingo lang tao, rights nila, respect sila, pwede na. Pero katong mura o taas-taas ng mga rights nila, katong mga same-sex marriages, imong tanawon sa Bible, mura wag doon siya maom. No? Pero ang ilang rights, no, ang magkuhan sila, ilang gusto, ang ilang tinguha, pwede taniya na. Pero kung naagyo yung mga burang extreme na, nga against the guilt sa view God diya sa Bible, kada mura o diputa kayo ng support na. Pero kana sila, ato sila gi-respect, gi-GBTQ na na, ang problema, ato sila gi-mahal. Pero kung kana nga medyo struggle, hindi butang anong dagang CR. May problema na. Kung nalang budget, may problema. Kung nalang kalibo, kung niya mahimo siyang, mahimo ganun problema, kung ang mga laki niya, lalaki po siya, kung niya, muipon, murag, ang murag makakuan po siya ba? Discreet po siya nga na. Sige, buhatan siya lain. Kung ang mga bayi po, muhato po siya ang kaning mga tumboy, muhato po dito, niya murag na lain po na or lain po bati sa mga ilahit yun sila okay. Para wala na lang yung isyo tama. Ano lang yung budget buhatan na pero go yung budget na mama na para malikayan na lang yun ang mga kanang mga pagkuhan ba okay. Discriminate so, malikayan na lang din ang pala parang sa Quezon City eh meron na pong ibang talagang comfort room para sa life party okay. Okay. Na. Sige Pastor John. Pastor John kung ano po ang inyong isipan ng gilpo din eh sa simbahan ng aspeto. Kanunay mga ginanamo, ginapahinomdom sa atong mga kaigsoonan diyan sa third sex. Ang church is, wala kita, dili ta against sa LGBT community. We love in LGBT community. Isang ganin sa akong simbahan, no, nami LGBT good. Pero, wala maging siya, wala maging naniya na bating gi-disregard siya. Okay. Wala maging po nag-itunlog sa simbahan. Sa atong simbahan, na tagaan, magbutantang discrimination or barriers na inimatawan. In fact, kanunay na ito yung singgit niya sa kaghanginan, sa isang asa tanga, we love LGBT. Ang ato lang i-contrast simbahan is kaning gusto i-practice no, sa LGBT community. No? Kanang itawag nila ga Suji Bill. No? Kanang naman ato, kaya doon natin mga doon ay mga factor diha nga usaha kung atong liliyon naapektuhan no di lang atong religious freedom bisa nang atong kanang liberty mo tawhanong katungod no diha pala nga part nata ang atong mga katungod usay na mga portion diha kana tamakan gyud no asay ana napud tay mga freedom pa gyud asay sa atong personal nga natamakan gyud pud ana nga bill so we are not against no LGBT community we love LGBT ako daghan kay ko kaila diri sa butuan ng mga LGBT pero wala gyud na namong ipabati ngadto nila kay tawo lang gyud sila pareho natong tanan kinahanglan sila kung maon ang kinahanglan sila nga sabton mo na nga ato pong hangyo sa tumang kaubanan ng LGBT gawas adtong kanang itawag nila ng mga extreme kinaman tayong mga nailhan hindi man sila extreme hindi man sila ingana kawal sama sa uban so with respect na lang atong mga
nga dili pod extreme no nakaabot mi sa makaigsuon na nato nga dili mi against no sa LGBT, we love LGBT pero katong bill lang nga ginadoso dito mi against tungod kay naay mga factor dito nga dili na gyud pod kanang sana dili na siya patas no mm-hmm. Dili na siya nahimo nga katong gitawag nila og equality mm-hmm. Dili na ito equality no do na nay biases and discrimination di lang sa ilang part kundi sa ato gyud pod nga part nga gitawag nila nga straight so ani pahinungdom og pagdasi pag challenge or paabot para sa tanan labi na sa pagigsunang LGBT no wala tay problema no, sa inyo ha may gugma mo na mo gimahal mo na mo kay gimahal man pod mo sa Ginoo. Amen. Okay, so ang oras po natin, meron po tayong 14 minutos bago sumapit po ang alas 12 sa lahat po ng ating taga-subaybay po ngayon. Lalo po yung ating mga kababayan, mga Kristiyano na mula-mula po sa iba-ibang mga dako at simbahan. Ito po ay para po sa inyo. Bagamat po ito ay mula po sa ni Elton John, no? Pero dahil po ang ating palatuntunan, bakas ng kapon. Naniwala po ako na meron po kayong mga istorya sa nakaraan. Skyline Pager. Yeah. Preparation ko dito, yung Lourdes, meron iba iba. Yung Fairness, Fairness at Sabado, mga Christian songs niya. Hindi mga ano. Ang Miyerkules ko ay lahat ng local news. Inanagin yung variation ko. Meron din Tagalog, tapos. Kaya yung pag mayroon mga yung pumasok na yung mga Tagalog, doktor yun lang. Lahat ginagawa na para. Kasi nga talaga ko niyan gusto yung kanya-kanyang episode. Kasi kung mag-programa mo sa radio, kung lang ay hindi na lang ako. Pool ba? Kailan lang ako mag-programa. Pero pag gano'n yung simbaka, hindi sa akin. Commercial naman yun. Ako, kay staff man ko nila eh. Saan sila mga staff nila eh? Parang Thomas? Hindi. Sugos? Okay, sa church? Oo. Okay ba na yun? Ito rin sa Libertad. 2014? Ito rin sa Libertad. Sa Libertad, di ba? Kung ano sa mga? Sa Camp Romain Rodriguez. Ah, ako? Hindi ko mapain. I'm going to go to the next one. Bilo? Manager sa
60 yung return ko sa Quran. Kita tunggu sebentar, media. Terima kasih.
Ang babi, the world of me? Anak? Herbal Capsule o Kalabo Plus Liniment Oil.